What's up mga ka-agri? Ito nga pala si Eugene of AgriLife Better Life TV. So, nandito na naman po tayo para pag-usapan yung bagong tema or yung bagong content na ipapakita ko sa inyo. At ito po yung pag-aalaga ng vermiculture or yung vermicast. So, kapag sinabi pong vermicast ay ito po yung organic fertilizer na galing po sa poop ng mga bulate or yung tinatawag na African nightcrawler. Kapag sinabi naman pong vermiculture, ito naman po yung pag-aalaga or pagpaparami ng bulate na African nightcrawler. So, mapalad po ako dahil niregaluhan po ako ng African nightcrawler ni Sir Enzo Gapus. So, shout out sa iyo, Sir Enzo. So, ngayong araw na to ay gagawan ko ng beddings yung alaga kong African nightcrawler. So sa pag-aalaga po ng African nightcrawler, kailangan po natin ng mga nabubulok na materials. So hindi po magastos yung pag-aalaga ng African nightcrawler. Kailangan lang po natin i-provide yung mga kakainin nila and makumpos po ng mabuti yung mga biodegradable na kakainin nila para hindi sila umalis. So kahapon nga po pala ay nangolekta tayo ng materials na ilalagay natin sa beddings. So tignan po ninyo yung mga kinuha ko. So ito po sila. So simple lang po yung ginamit kong paglalagyan ko ng beddings ng ating vermiculture. So pinulot ko lang po to sa basurahan. Nagputulan po ito ng drum tsaka nilagyan ko po ng plastic para hindi po makawala yung mga African nightcrawler. So yung ilalagay po natin una sa ilalim ay yung tae ng kalabaw. Yung dried na po yung ilalagay natin. So mas mabuti po siguro kung atin siyang wawasakin. So binutas ko rin po yung plastic ng maliliit para may labasan po ng tubig kapag tayo ay magdidilig. Pagkatapos ko pong diligan ay sinunod ko pong nilagay yung banana trunks natin. So anything po na biodegradable ay pwede nating ilagay na pakain sa ating mga ANC. Then sa ibabaw ay nilagyan ko po ulit ng dumi ng kalabaw. Then kailangan po natin siyang diligan para nang sa ganun ay makompose po yung ating mga substrate. At mas madaling kainin ng ating mga ANC. And then sa pinakatuktok po ay nilagyan ko po ng saha ng saging
dahil paborito po ito ng ANC natin dahil sa kanyang taglay na lamig at tubig. Kaya kapag nakarating po sa tuktok yung ANC ay hindi po basta-basta lalabas dahil nandyan po yung saha ng saging natin. And then tatakpan po natin siya at iko-compost natin ng 15 days. Tsaka natin ilalagay yung ating ANC or African Nightcrawler. Ito po yung ANC na niregalo sa akin ni Sir Enzo Gapos. Ito po yung ililipat natin sa ating worm bin pagkatapos ng 15 days. After natin makompose ng mabuti yung ating ginawang substrate para sa ating ANC. Kung mapapansin po ninyo ay itong uod na to ay mukhang earthworm lang. Or yung linta, pero magkaiba po sila. Ito po ay kumakain ng mga nabubulok na mga bagay at yung earthworm naman po ay lupa lang po yung kinakain nila. Ngayong araw ay ilalagay ko na po yung bulate sa ginawa nating substrate niya. Ito yung bulate, guys. Ayan. So tara, samahan niyo ako. So ito na po yung substrate natin na kinumpos natin ng 15 days. So ilalagay na natin dito yung ating ANC. So tatanggalin ko muna itong nakapaibabaw na sahan ng saging. So ito na po yung ating ANC at ilalagay na natin. Parang medyo nanghihina po yung ANC natin kasi sa katagalan po na nakalagay lang sa box ay wala na po silang makain. Pero okay lang po yan kasi makaka-recover din sila dahil sa ating kinompost na kanilang pagkain. So babasahin po natin yung kanilang beddings kasi gustong gusto po ng ANC na basa yung kanilang beddings. Basta wag lang pong malunod yung mga ating ANC. Siguro po ay hihintayin natin ng mga 3 buwan siguro bago nila maubos itong kanilang pagkain. So babalikan natin sila after 3 months.